Before we move on, be sure to subscribe and with notifications on so you don't miss any of our videos. Ito po ang taguntungan o mas kilala sa pangalang Porcupine Puffer Fish. Tara po, samahan niyo akong katayin ng isdang ito. Putulin ang kanyang palikpik at isunod ang palikpik sa ibabaw ng kanyang buntot. Atin pong ikutin ang sangkalan upang putulin ang isa pang palikpik sa bahagi ng kanyang katawan. Bali 5 to 7 kilos po ang isdang ito na ating kinakatay. Kumain po natin ang kanyang nguso upang bigyang daan ang cut line sa ibabaw ng kanyang ulo. Mas makabubuti pong gumamit kayo o magsuot ng cotton gloves or protective hand care upang sa ganon maprotektahan kayo sa tibo at tinik ng isdang ito. Gumamit din ng matalas na kutsilyo sa pagdidressing ng isdang ito. Marahan po ninyong iwain ang tagiliran ng kanyang ulo hanggang sa ibaba ng kanyang mata. Ayan po. Upang lumuwag at mabigyan tayo ng daan sa paghihiwa ng gitnang bahagi ng kanyang balat sa kanyang katawan. At pag nabigyang daan na po ang mga tagilirang bahagi sa kanyang ulo, ay gagamit din po kayo ng matalas at heavy duty na gunting tulad po ng napupunan ninyo sa videong ito. Yan po, hanggang dulo ay nahiwa na natin at hinihiwalay na lang natin ang kanyang balat mula sa paghihiwa natin sa tagiliran ng kanyang katawan hanggang sa ibaba ng kanyang baba mula sa kanyang ulo. Iniingatan po natin na mahiwa ang internal organs, kung kaya marahan po nating hinihiwa ang tagiliran bahagi ng katawan ng isda. Atin pong ititihaya ito upang sa ganon ay makuha natin ang kabuuan bahagi ng kanyang wika nga ay balat. Mula sa ibaba ng kanyang baba ay hinihiwa natin ang bahagi ng kanyang balat. Ayan po, hinihiwa natin at yan ay madali nang humiwalay tulad ng nakikita ninyo. Sekreto lamang ay meron kayong matalas na kasangkapan tulad ng kutsilyo. Ayan po, at humihinga pa. Tumitibok pa ang puso ng ating taguntungan sapagkat matibay po ang puso ng taguntungan. Mula sa pagkakahuli ninyo sa karagatan hanggang sa inyong kusina, ito ay mabubuhay pa ng mga ilang oras. Babatakin po natin ng marahan yung kanyang balat upang humiwalay na ng tuluyan sa kanyang katawan. At dito po sa gawi ng kanyang buntot, may malaking palikpik na nakakabit sa kanyang buntot na dapat nating hiwain. Ayan po, babatakin natin yan. At ready na po natin tagtarin o tabtabin yung bahagi ng buntot upang mahiwalay na ng tuluyan ang kanyang makapal na balat sa kanyang katawan. Ganito po ang pagdidressing at pagpreprepara ng isdang taguntugan sa kanyang paglilinis. At iyan nga po ay unti-unti nating binubuksan ang kanyang tiyan at hinihiwa ng marahan upang hindi natin masaktan o mahiwa ang internal organs nito sapagkat tulad ng nasabi ko, napakasarap ng internal organs nito. Ang puting bahagi po na ating hinihiwa ay ang balun-balunan mismo ng isdang ito. Ilagay po sa isang malinis na lalagyan ang mga internal organs niya at hugasang mabuti ang kanyang atay at ilagay sa malinis na lalagyan tulad ng mangkok. Yan po at ready na na maiatado o matagtad ang isdang ito. At ililinis po natin ang internal organs niya, ang kanyang lapay ay napakasarap na isama sa pagluluto ng adobo. At
igi po na linisin ito sa running water tulad na nakikita ninyo. At ipong lilinisin na ang katawan nito, kanyang mga dugo at ibang bahagi na dapat natin matanggal at mahiwa. At isusunod na po natin ang pagpupugot. Yan. Pugutin ang kanyang ulo at hihiwain natin at tatabtabin ang kanyang katawan sa paraan ng pagluluto natin ng adobo, ang tampok na lutuin at menu sa Mr. Love Mini Kitchen Commission. At pag natatad nyo na po ito, ito po ay ibababad nyo sa malamig na tubig na may yelo at may calamansi o lemon upang humiwalay po yung lansa sa bahagi ng kanyang katawan. Iyan po ang pagpreprepara at paglilinis ng isdang kaguntungan. Maraming salamat. Hi guys! Welcome back to Mr. Love Mini Kitchen Show. Ang nahuli po nating isda from the sea is now in my kitchen. So ngayon po ay magluluto tayo ng porcupine puffer fish. Ito po yung buteteng dagat na maraming tinik na hindi nakakalason. Siya po ay edible fish. Tulad po nung isang buteteng dagat na tiger variety ay, at walang tinik, siya po ay nakakalason. Pero ito pong nahuli natin ay taguntungan. Sa Tagalog, ang katawagan dito ay taguntungan. Ito po ay porcupine fish at isa sa pinakamasarap na uri ng isda ang ating nahuli. Ngayon, araw na ito, iluluto po natin siya as in adobo menu. Iyan po ang karne ng porcupine fish. Ako, ang karne po nito ay parang karne ng manok. Masarap pa sa manok. Ito po yung buteteng dagat na mayroong tinik. Maraming tinik. Spiky. Kung tawagin po namin ito ay porcupine fish. Pero variety po siya ng buteteng dagat. Meron pang isang klase ng buteteng dagat, yung box fish na tinatawag, parang parang barko-barko ang tawag namin. Masarap na rin po yun. Klase ng puffer fish. At hindi siya nakakalasong. So may dalawang uri ng puffer fish na hindi nakakalasong. Itong porcupine fish, puffer fish, at yung isang box fish na tinatawag parang barko-barko. Pero variety yon ng lahi ng tinatawag na buteteng dagat. So, sundan nyo po ako. Na-prepare na natin ang ating mga ricado para sa adobong ito. Tunghayan po natin ang mga ricado na ating gagamitin sa pagpe-prepara ng pagluluto ng adobong porcupine fish o taguntungan. Ang pangunahin po sa ating mga ricado ay ang matampuhing hari. Alam nyo po ba kung sino yan? Ito ang ating sibuyas. Kaya kung ikaw matampuhin, ang tawag sa iyo, balat sibuyas. Sa atin itong yan, hindi kita eh. Masyadong maliwanag yung idaw. Ito yung beauty pageant of the show. Ito yung bawang, yung ating beauty queen. Ang palasa. Gamit din po tayo ng butter na eliminate natin yung excessive cooking oil. Gamit tayo ng cooking oil just to saute yung ating mga ricado. Pagka naging brownies na siya, ilalagay na natin itong butter. Diba? Sa atin yata, Durfak. Dito sa amin sa Saudi Arabia ay Almarai butter. At syempre pa, hindi sasarap at hindi sasaya ang buhay kung walang toyo si Mrs. or kung walang toyo si Darling. Ito po ang marka pinya, no? At nilahapan din natin yan ng ating favorite apple cedar vinegar. Yan po. At ang lemon po natin, kanina buo ito, ngayon kalahati na lang. So, dagdag din po tayo ng the kicker of the show. Itong ating mga red chili pepper. May konting sipa.
At ang ating mixture, kasama na po dito ang monosodium glutamate or betaine. Nandito na po ang toyo ni Darling. At sa palasa yung pagkakara, sa toyo ni Darling. Kaya kung yung Darling na ito, okay. Kasi pampasarap sa buhay yan, yung toyo ni Darling. Nandito na po yung mixture natin. Sa mixture na ito, nandito na po yung lemon, cut lemon, monosodium glutamate, betaine. At isa pa pala, meron tayong tinatawag na black pepper. Ito po yung ating grinded black pepper. Ang mga 1 tablespoon po mga lagay natin sa ating mixture. Ito po, lagay na natin sa ating mixture. Yes, yes. Yo, yan. At dahil na-mixture na po natin yan, no, mamarinate natin yung ating wika nga yung mga yung karne ng ating taguntungan o yung ating kumbaga ay porcupine copper piece. Dahil marami po itong karne natin, isipin po mga 5 kilo. Pero at least 5 kilo. Nung nakarne ko ng mga 3 kilo na lang siguro ito. masyado namang kumbaga ay sobra naman tayo magsalita sa 5 kilo. Eh, ito lang naman ang karne. Kasi natanggal na yung balat niya. Kasi nagpatimbang doon yung laman loob, yung balat. Kaya siya mga 5-7 kilo. Pero ito mga at least 3 kilo lang ito siguro, mga kaibigan. Dahil sa medyo marami siya mga kaibigan, eh dito natin siya sa kaldero imamarinate yung ating porcupine piece. At sasama na po natin yung mga mixture natin. Bismillah, harap mo natin. Pagkakaliw-kaliwin natin yan. Mamarinate po natin to for half an hour. Tapos saka natin igisa yung mga ricardo natin, saka natin iluluto yung normal na pagluluto ng adobo. Pero ang adobo ni Mr. Love Mini Kitchen Show, ginagamit po natin ay butter. Minimize natin yung cooking oil para po mas malasa. At syempre pa, para mas lalong malasa, nandyan ang toyo ni Darling. Ito ang ating marco piña. Kaya pampasarap po ng buhay yung toyo ng mga Darling natin. Huwag natin kalimutan yan, no? Huwag natin silang pansinin kasi kasama sa buhay yung may toyo talaga sila. Yan po. Ang katotohanan. Halukayin lang po natin yan para sumailalim yung ibang nasa ibabaw kanina para ma-mix po yung ano yung ating mixture na marinate ng tama. Pag nahalo na po natin to yan, sa loob. Yan po natin siyang mamarinate ng at least half an hour dito sa ating kaldero. Yung purpose po niya para sumiksik yung ingredients natin dun sa laman ng porcupine piece. Yan po, alas nahalo na natin siya, no? Gusto sa loob ng kaldero. At ito ay set aside natin for marinating of half an hour, mga kaibigan. Takpan muna natin at sundan po niyo ako sa next episode yung ating pag-susute, pag-igisa ng mga ricardo at pagsasangkot sa nito hanggang sa tuloy ang siyang maluto as adobo. Yan po ang main menu natin ngayon sa ating tampok na putahe dito sa Mr. Love Mini Kitchen Show. So stand by and thank you for watching. Hi guys!
Welcome back to this segment, ang ating pagpapatuloy sa pagluluto ng adobong taguntungan o ang tinatawag na porcupine pufferfish. Tara po, simulan na natin. Let's hit our frying pan. Buksan po natin ang ating kawali, ang ating kalangka po ba? Yan, did you hit? Pati lang po yung ating cooking oil na gagamitin. Tama lang na masutay natin yung ating mga pangunahing rekado. So, ayan po natin uminit sandali. Ilagay na po natin ang matampuhing hari ang ating sibuyas. Bismillahirrahmanirrahim. Color na siya. Gigisahin natin ito. Pati lang nilagay natin magkita dito. Siguro mga 1 tablespoon lang. Imagine yung liit ng 1 tablespoon na ito. So, isosaute lang po natin ito hanggang sa mag-golden brown. Not exactly golden brown. Yung yellowish color na siya. Kaya natin maging too much of brownies. Maring papakla yung luto ng adobo natin. Yan po, na-distribute na natin siya sa loob ng frying pan. Yan po, medyo little brown na yung ating red onion. Ayaw po natin masyadong brown kasi papakla yung ating adobo. Napanit yung lasa ng adobo. So, ilalagay na po natin the beauty pageant of the show. Ito po yung ating bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Yan. Tulad ng dati, yellowish color na po siya, ay ilalagay na po natin yung ating karne, yung ating fish meat ng ating taguntungan or porcupine o porcupine. Tambay lang po. Yan po, at ang ating sibuyas at saka bawang ay golden brown na po. Lalagay na po natin itong ating butter. Yan. Tignan natin si butter. Almaray butter. Yan po mga kaibigan. I hope you are enjoying my cooking. Dito po rin sa Mr. Love Mini Kitchen Cooking Show. Stay tuned po. Dunaw na yung kanyang butter. Ano po? Lagay natin yung red chili pepper. Yan. Pagkalagay ng red chili pepper, isa-isahin na po natin ilagay itong mga itong taguntungan fish meat. Yan. Bismillah. Isa-isa po. Yan. Saan natin siya ilagay? Dito. Ito po yung marinated. Ano po? Masabit.
Ayan po, nailagay na natin sa loob ng kawali yung ating taguntungan fish o yung ating porcupine proper piece meat. Ayan po natin siyang maluto within 20 to 30 minutes kasi medyo matigas po ang laman yan dahil full grown at 7 kilograms yung ating nahuling isda. So kailangan po niya ng enough time to be cooked dun sa loob ng kawali. So takpan po muna natin. Takpan muna natin itong ating porcupine piece. Ito po yung isang basong tubig. At paghahaluin na po natin yan. Ayan. So, after 10 minutes, babalikan po natin ito at saka natin siya ihahalo itong kanyang marinated mixture na may kasamang isang basong tubig. Ang purpose po niyan, upang lumambot yung karne ng isda sa loob ng ating frying pan. So, ito, stay tuned lang po at abangan nyo yung paglalahok natin nitong ating mixture na may isang basong tubig. Time is up, mga kaibigan. Tanggalin muna natin ang takip. Haluin natin siya, ano po? Nako, kala mo, karne ng kambing, oh. Ang kanyang pagkakakarne. Yung pagkakaatado ko sa kanya, yung pagkakaputol ko. Yan. Nakita nyo po, nagsabaw siya, nagtubig. Ano po? Nagtubig ang ating porcupine piece. So, ilagay na po natin itong mixture natin kanina, yung kanyang marinated sauce. Yan. Yan natin siyang kumulo ng another 20 minutes ano po, para maluto yung karne at ating munang takpan. Hi guys! It's about time. At sa naurasan ko pong sandali ay it's now over 20 minutes. So, ayan po. Masarap ng amoy. Ayan po ang itsura ng ating adobong porcupine fish. Luto na po ito, mga kababayan. Pwede na po natin patayin. At sundan na lang po ninyo ako sa pinakamasarap na portion. Nang bahaging ito ay ang aftertaste portion. Hi guys! Welcome back sa ating aftertaste portion. Ang pinakamasarap na portion sa bahagi ng Mr. Love Mini Kitchen Cooking Show. Ito na po. Plating na tayo. Yan, buntot pa lang po yan. Ano po? Buntot pa lang sa ibabaw ng kanin. White rice. Ito na po yung finished product na ating adobong porcupine piece or taguntungan. Tikman po natin. Ha? Karneng-karne, parang karne ng kambing. Tikman po natin, mga kaibigan. Ito po yung karne niya, oh, puting-puti. Simulan na po natin. Bismillahirrahmanirrahim. Ang sarap-sarap. Taste na taste. Thank you po for watching. Until then, bye.